And his brethren said to him, Shall thou indeed reign over us? Or shall thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance unto me. And he told it to his father, and to his brethren, and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? May sabay po tayo. And his brethren envied him, but his father observed the saying. Okay, so his brother envied him. Pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na muli, popular story. We pray this morning, mag-aaralan namin sa particular na kasalanan, last time railing today, Lord, envy. Ano ba ito? Ano yung masama dito? Ano yung pwede naman? Ano yung natural lang? Ano yung dapat iwasan? So we pray. Kaya pong mamuna sa inyong lingkod, sa aming bawat isa Panginoon, makikinig at mag-aaral. I-consider itong topic nito, Lord, na sa iba po, Lord, yung ginagawa nilang natural lang. Ito ay parang something na okay lang gawin. Minsan, in-encourage pa nila. Ginagamit, Lord, sa kung anong application. Pinasabi nyo, Lord, sa inyong salita, hindi ito okay. Ito yung maintindihan namin. At may iwasan din katulad ng mga ilang sermon na pinag-aaral namin, mga topic, mga kasalanan na dati iwasan. So we pray na kayo pong lati doon sa aming kalagitan. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning. Okay, so last week nga po ay the bitter sin of failing. So bakit tayo nag-preach ng puro kasalanan? Hindi natin gagawin yan. Yan ay ating iwasan. So marami naman po tayong sa isang sermon kasi sa isang topic lang mas maganda mag-focus kasi para sa mga bata, hindi lang sa mga bata, sa bawat isa sa atin. Kasi nabanggit ko lagi sa inyo, di ba, yung love, may ibang meaning niyan. Yung ito, may kinalaman dito yung jealousy. Masama ba magselos? Okay, masama ba mainggit? Ayan, ayun yung envy, yung inggit, yung selos is jealousy. Jealousy, yun yung nag-selos ka dahil tama lang kasi sa iyo. Tama, very good, ha? Mari, ako, sa asawa ko, may kausap na iba, hindi naman bakit sila nag-chat. Sila-sila lang, natago. Diba? Normal lang, dahil kami mag-asawa, dapat akong mag-selos. Ngayon, anong ginagawa nila dyan? Diba? Ay, seloso ko naman eh. Eh, normal yun, dapat... Pag hindi ka na nag-selos, wala ka nang pakialam dun sa dapat mong pagselosan. At di kayo dapat parehong matuwa dun. Pareho dapat kayong mag-alala. Dahil sa Bible, ang isang babae, isang lalaki, mag-asawa, pag-aari nila ang bawat isa. Amen? Amen. Yung iba, inaano yun, yung pag-aari. Hindi mo pag-aari, di ba? Hindi ko mabilang ilang article na basa kung ganun. Hindi mo siya may-ari, hindi ko may-ari sa kanya. Yun ang sabi ng Bible, di ba? Yung katawan niya sa'yo. Ay, hindi sa'yo, sa kanya yan. Asawa mo yan. So, So, ganun din tayo ngayon, sa ngayong umaga. Ano ba yung envy na yan? Baliktad din sa libutan, sabihin na, okay lang yung mainggit para gayahin mo yung mabuti sa kanya. Hindi inggit yun. Kung sinabi mong inggit, yun talagang may, parang last week, bitterness din. Ay, meron siya, mas maganyan siya. Ito kahit yung mga teacher nga, asal ako sa mga pag wala talaga pang unawa, anong gagawin sa mga estudyante? Pag kumparahin ng mali. Example, okay na yung kaya kayo nag-aaral, tinuturuan nyo para mag-excel. Huwag yun ang ikumpara ng talagang sa wikang English is pit each other against each other. Anong sabihin nun? Okay. Parang gano'n, parang laban eh. Sabi lang, healthy competition. Meron ding healthy competition, pero yun nga, depende sa... Kaya kapag-aaralan natin yung mga details nito para alam natin ano yung mali at dapat iwasan. At sa kwento ito, maniwala kayo, talagang matindi. Again, magkakapatid mo. May mga magkakapatid bang nag-aaway? May mga kapatid ba nag-abatayan?
Yan nga, depende nga sa lala, di ba? Minsan, magkakamag-anak yan. Walang pakialam na kasi ang nag-drive na sa kanilang buhay, kasakiman, kamunduan, at yung ibang-ibang bagay yan. So, makikita natin dito, sino hindi pa familiar dito sa, nabasa mo na ba ito? Joshua? Yung story ni Joseph, the dreamer? Sikat na sikat to, di ba? So, ayoko nga gamitin kasi sobrang sikat na. Pero ang ganda kasi dito, ang daming matutunan. Okay, so... So, number... nabagay ko na. So, i-define mo natin envy. So, pag sinabing envy, ito yung nakita kong saktong definition. A feeling of grudging admiration. Ano yung grudge? May pelikula lang ganyan, di ba? Ibig sabihin, hindi ka natutuwa na merong may masama yung loob mo na siya ay merong ganun. Ikaw, wala. Pero kahit nga meron ka din, gusto mo, ikaw lang meron. Ito nangyayaring ganun eh. Ngayon natin yung grudge, ha? Alam natin, ang hirap kasi nung... Pag sinabing, he have a grudge against you, ang sabihin nun, hindi yung positive. May sabi dito, to be unwilling to give or admit, give or allow reluctantly. Hindi yan eh. A feeling of deep-seated resentment. Diba? Hindi lang resent, parang galit yan eh. Diba? A feeling of indignant displeasure. Bihira naman. No? Ba't nagkaroon na ng tong Shopee? Binayaran ko na to, hindi yung iba yung aking access. Anyway, nakita niyo yun? May inggit ka ba, magagalit ka ba sa isang tao dahil lang meron siya, mas matalino siya, mas mabilis siya sa akin mag-memorize ha? Oo, medyo mabagal pa. Pag sikapin mo, again, di ko naman kayo kinukumpara ng unhealthy, di ba? Na kukumpara kayo na parang wala ka ng kwenta pag mahina ka sa ganitong bagay, di ba? Kaya inaalam natin yan kasi hindi dapat ganun. Kanya-kanya nga tayo ng gift. Napag-aralan na natin yan. Ang binigay doon sa isa, 5. Doon sa isa, 1 lang. Doon sa 10. Sorry, 2 pala. Oh. So, sinong nagbigay noon? Ang Diyos. So, di pwedeng ikumpara yun yung 5 sa 2. Ikaw yung nagkakamali. Pag kinumpara mo yung 5 sa 2. Umpisa pa lang, ay, doon na ako sa 5. Sa palagay mo, walang binigay doon sa 2 na iba namang talent. O yung iba, pagkakataon, diba? Nakakita kayo ng isang tao, ganda lalaki, yung asawa, o baliktad naman, maganda ba, gano'n. May ingit ka ba doon? Iba, ang bait naman ng asawa mo, wala namang anak. Yung mga gano'n, yung asawa mo, ganyan. Yung anak mo, ganito, ganyan. Eh, yung isang anak. Gano'n pa eh, no? Mga Amerikano, iyabang yun. Eh, kami, ganito kami, ganyan. Ang gulo naman sa kanila ngayon. Diba? Hindi nila na-control eh. Maganda sana yung idea ng immigration eh. Kung tinuloy lang nila yung talaga, kung alam niya, may mga rules yan, mag-immigrate ka. Hindi na nila naabuso na yung hindi na nila nalaman yung kaya sila naging maunlad dahil sa Diyos. So ngayon, parang may mga satanist na raw dun. Pati sa Australia. Ito ngayon mo yun, ba't may nalaw yun? Nakakalimutan mo na kung bakit ka naging maunlad. No. Dahil ang Diyos nagpala sa'yo, di ba? So, kaya hindi na tayo dapat maingit sa kanila, di ba? Inuin nyo, sa Canada, napaka-liberal. Doon mo papag-aralan yung anak mo. Dito nga lang, hirap na. Okay. So, yung sabi ko na, ang Diyos na nagbigay niyan, walang inggitan dapat. Okay. Ay, introduction lang yan. So, dapat wala kang grudging admiration. Okay? Huwag kang galit dahil maganda siya. Galit ka dahil matalino siya. Galit ka dahil nakalamang siya sa'yo. Diba? Hindi ganun. Kahit sa mga pastor, itong nakakalungkot. Kaya nga ito pinag-aaralan ito. Nangyayari ito. Alam nyo ba yun? Nagdagaan yun. Nagmamanifest yun. Itatanggi pa. Halatang halata naman. Diba?
So, naintindihan niya. Sige. Ngayon, mas lalaliman pa natin. Kasi yun nga ang believe sa salita ng Diyos. Mas magaling lagi. Ito, nakita na natin sa dictionary. Pero really, mas maganda ito pag nakita natin yung lesson mismo sa salita ng Diyos. Okay? So, ano nangyari sa kwento? Okay, summarize ko na lang na yung binasa natin kanina. Itong si Joseph na buong anak talaga ni, tsaka legal na anak ni Jacob sa mahal niyang asawa. Okay? Siyempre, yun ang naging paborito. So, tama ba yung favoritism? Ayan yung point number one natin. Okay? So, verse 3 to 4, tingnan natin. Sabi dyan, napansinin natin. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him. Ganun nila ka-hate. I hate his ano voice. Ganun lang ba? Hindi eh. Sabi nito, hindi niya nga makausap na maayos. So, kahit sa office, kahit saan, pag hindi ka makausap na maayos, di ba? Alam mo, may something to, may ano to, may problema dito. So, point number one natin is, yun tayo sa Bible nyo na lang, para makita natin ito muna. So, title pala nito is Envy, the Green-Eyed Monster. Kasi nila, noong time na to, inaaral ko talaga ito parang, oh nga, bakit kaya ba may ganun ng tao? So, okay, napunta ako sa mga article ng mga psychology. Kaya yun daw ang tawag nila dyan eh. Parang isang monster. At kahit sa mga emoji, di ba, nakakita nyo yung ano, pag nagiging green na yung mukha, yung sabi nyo, naiinggit. Di ba na? Pansin nyo ba yun? Kasi ito nga po yung idea ng naiinggit. Normal yan sa tao. Naramdaman natin yan. Hindi ko sinasabing ano to. Okay, huwag natin tingnan to na. Hindi ako, di ako naiinggit ha. Yung iba yan. Tingnan mo yung sarili mo. Ngayon. Ngayong umaga. Mga bata pa lang yan. Totoo yan. Sa matanda, ganun din. Kaya kinukumpara natin sa isang monster na talagang may pagkakaiba sa iba. Yung dinidescribe ng iba na Green Eye, yun lang yun. Okay, kasi gusto ko lang dagdagan yung title din eh. Okay, so number one, bagit ko na yung objective natin. And then, define na natin yung envy. Amen? So ngayon, point number one, tatlo lang po ito. So binasa natin yung 3 to 4, ano sabi doon? Eh, meron palang motivation eh. Alam niyo ba yung motivation mga bata? Kunwari, sige, mag-aaral ako, pero pagkatapos ko magkabisado, kunwari, memory verse, maglalaro na ako. Pwede ba yun? Minsan, normal yun, di ba, sa mga bata. Para magkaroon silang motivation, para hindi sila tama rin, gawin yung ano, di ba? Ang motivation nila, either masarap na pagkain, kaya maglalaro sila, bibilan ng toys, di ba? Maraming mga adult, laging pera yan eh. Kasi, pero flexible yan eh, di ba? So, pwede natin gamitin sa church, sa personal, tsaka sa ano. O, sige, magtatrabaho ko, mahirap to. Di ba? Ano yung mahirap na trabaho? Sa US daw, yung mga nag-aakot ng basura, o kaya yung ano yan. Uy, barado yung burnal, sino papasok dyan? Naku, mag-offer na yung ano dyan, sino man yung gobyerno. O, sige. 5,000 isang araw. Eh, syempre, yung iba na gaganunin mo lang eh. Titiisin mo lang ba? O sige mo. Nandiyan nyo ba? Mga bata yung motivation. Bakit ginagawa ng isang tao yung ginagawa niya? Diba? Minsan, yung iba kasi naipilitan lang. Mga bata, ganyan. Pero tama yung mga adult, di mo pwede yung walang motivation. So, karami niya. Pera, which is, again, di po masama yun. Pagtrabaho. Okay? Okay, kasi may kailangan gumawa nun eh. Pero, pag motivation sa envy, bakit ba tayo naiinggit minsan? Ha? Kasi sinasabi dito sa atin, meron din kasi motivation. Pag may mali yung magulang sa magkakapatid, yung isa, ito, kaya itong mga to, lahat sa kanila, tawag ko pogi eh. Kasi totoo din naman, di ba? Pero hindi ako nagtatangi minsan, inaano ko sa Stephen, kasi malaki na yan eh.
Pero really, masama ang favoritism. Kaya nga favoritism sa gobyerno, gusto nyo ba? Kaya tayo, naasal minsan tayo, di ba? Sabi sa constitution natin, the state shall not make or a law na ine-endorse ang isang religion or yung pinuprohibit yung isang religion. Yun na sabi. Tapos, magpaparada kung sinong malakas dyan. Siyempre, Catholic, Iglesia ni Manalo. Tapos, mapepeste tayo sa traffic nila. Ba't sila kailangan iparada yung ano nila? Yung Diyos-Diyosa nila, di ba? Asal nga tayo dyan eh. So, dapat di ginagawa ng gobyerno yun. Pero ginagawa nila. Kasi, favoritism. Pag ang ginagawa, bakit may favoritism? Kasi nga, yun nga ay pinapakita nila yung kanilang gusto. Masama ba yun? Masama nga eh. Ewan ko, may ibang mga pastor pa, may nagsasabi pag gano'n, okay lang daw yun eh. Ano ba ito, nagbabasa ko na kayo? Hindi. Eh kasi syempre, yung ano, gusto ko, yung mga member na, oo, pero, iba yung favorite, pag sinabi yung favoritism, siya lang lagi, hindi mo i-explain sa ibang tao, bakit siya yung gusto mo. Hindi pwede yun. Ang sama nun. Tingnan mo sa mga batang gano'n. Favorite mo yung isa, ba't kaya siya na yung favorite? Pareho-pareho naman kaming kalbo. Kakamukha naman kami. Bakit paborito si Boy, yung mga bata? Siyempre, bata yan eh. Pero kung ano, ba't siya lang yung mahal? Naku, maniwala ka. Magkakagulo kayo. Lalo pag laki niyan. Okay, kaya ang unang gusto sabihin dito, kung ayaw mo magkaingitan yung mga tao sa tabaho, ganun din. So, siyempre, iba dyan, mas malaking sweldo kasi nga, ay iba naman sa tabaho kasi yung value na binibigyan nila sa ano, di ba? Okay? So, may motivation. Pero, iba yung favoritism na mali. Katulad nga yan, magkakapatid eh. Ano namang malay nila na pinanganak sila dun sa babae na, alam mo na, nagkasala rin yung ano, magulang niya. Pinaboran mo yung isa. Binigyan mo pa ng coat of many colors. Yung iba, wala. Parang lalo niyang pinaano eh, paborito na nga, halata na nga ng mga magkakapatid, inano pa. So, ganun din, nung maniwala kayo, favoritism, tingnan niyo yan. At mamaya nga, sasabihin dito, by the way, ginawa rin niyan, magulang niyan, di ba? Alala mo yun? Siguro dahil hindi nadikdik sa kanila, dapat nga, alam na ni Jacob yun eh. Ganun din yung, ano niya eh, nanay tatay niya eh. Diba? Gusto ni Rebecca, si Jacob, si Iso naman, si Isaac. Tatay niya kasi yung venison. Hilig sa ano. Ngayon, madali na lang bumili ka sa palengke. Dati. So, hindi tama yun. Kahit ano pang dahilan mo, wala kang favorite, anak mo lahat yan. Lalo na pag ganun nga. Pag pare-pareho yan eh. Sa tabaho kasi, iba-iba rin yung performance ng ano. Pero iba rin yung favoritism din. Wala kayo din, walang mabuting idudulot yan. Okay? And sabi doon, ito, dinefine ko pala dito, sorry. Favoritism, an inclination to favor some person or group. Nakita nyo yung inclination? Tingnan nyo yung mga sarili nyo, ha? Bakit nga ba lagi ako doon? Tingnan mo. Kung hindi dapat, eh, yun ang mahal ko eh, yun ang gusto ko eh. Tingnan mo, tama ba? Napatas dapat ang plato mo dyan, pare-pareho mong anak, patas ang dapat plato mo dyan, ano pa yan, sa church, kunwari. Pare-pare yung church member. Papaburan mo yung isa kasi, ano, may mga ganun eh. Mga races ganyan, race na pag-uusapan na naman sa US, ang tagal ng issue niyan. Magkaroon na nga kayo ng black president eh, racism pa yung utak nyo. Wala na dapat ganun. Tagal na nun eh. Buti tayo mga Pilipino. Kasi yung mga Pilipino may racist din eh. Ito mo, halo-halo tayong ano. May mga ganyan eh. Kababawan yan. So ganun din sa mga magkakapatid, yung mga anak mong dapat pareho, kababawan yun. Hindi, gusto ko to kasi mas ano to eh. Sa palagay mo yung batang yan, walang kahinaan yan na yung iba naman mayroong ano. Hindi pwedeng ganun. Lalo sa mga gantong bagay, hindi ka pwedeng mag-favorite. Amen?
Sabi pa dito, unfair treatment or a person on the basis of prejudice. So meron din tayong preaching about prejudice, di ba? Sa Matthew 7. Lalo nyo yun. Eh kasi, ganyan eh. Eh kasi, ganito siya. Dahil lang doon, pinaboran mo na. So, tignan natin yun. Kung tama ba yung may tama rin kasing pagpili, di ba? Ano, bas gusto ko to. Kunwari, business. Ba't ako bibili dito sa supplier 1? Bakit hindi sa supplier 2? Eh, kasi may ano ako dun eh. Tsaka patas ang business. Dapat, di ba? Kung ito yung nag-ano sa business mo, mas mura na maganda pa. Alam ka naman bumili ka doon para lagi maging patas. Ngayon, sa gobyerno, may tinatawag na bidding, di ba? Ganun din yun. Pabor din sa gobyerno, dapat. Eh, pag nagkaroon ng favoritism dyan, oh, kasi ako ang ano mo, ako sa ang deal mo, ha? Naintindihan nyo ba yung mga bata sa gobyerno? Kahit sa amin, malalang company, meron mga ganun eh. Hindi ka pwedeng favoritism. Kasi, minsan makakasama na pala, mahal pala yung supplier mo, supplier 2. Eh kasi paborito ko yung supplier 2 eh. Kahit mahal, diba yun pala, nilagyan na yun. Yun ang nangyayari doon. Okay? Kaya sa mga magkakapatid, hindi naman nalalagyan. Kaso, may maling pagtingin yung magulang na nakakasama. Eh, tandaan nyo, mga bata, ha? Ah, ito na ba yung distinction natin? Saan tayo pwedeng mamili? Pag tama yung dahilan. Okay? Katulad nun, mas mura na mas maganda, bakit ako pupunta doon sa ano? Hindi, ano, nasanay na tayo sa ganitong brand eh. Hindi, mag-adapt sila. Diba? Pero sa, okay lang mamili ng ganun. Okay? Ano pagkakaiba sa mga anak mo, wala kang dahilan para piliin mas paboran yung isa kasi pare-pareho mong anak yan. Kung mas mahina yung isa, ditulungan mo, mas malakas yan sa ibang bagay, maniwala ka. Okay? So, yan. Kaya nga sinasabi dito, unfair treatment basis on prejudice. Okay, ngayon, tingnan natin yung ating text na. Bakit mali si Jacob doon? Ayun na nga, nagalit eh. Bakit hindi magagalit yung ibang tao na pinaburan mo, magulang ka, pinaburan mo yung isa lang? Talagay mo papayag basta-basta yung iba? O syempre hindi. So yung point number one natin, yung envy na yan, alam nating masama na, huwag mo nang i-motivate. Diba? Huwag kang magulang ka kung na ruler ka kahit sa church. Diba? O, kaya may mga black church daw sa ano, US eh. Kasi hindi talaga sila minsan ano, hindi nila ramdam. Samantalang dapat yung mga Kristiyanong higit sa lahat, nakakalam na wala na yung races na yan eh. Ang sabi sa Bible, we are made of one blood. Tama naman. Umpisa, Adam and Eve, yun ang nakalagay sa Bible. Diba? First and second and third chapter ng Bible. Tapos magiging races ka kasi ganyan kayo, mga maitim, ganyan kayo, mga kulot, ganyan kayo. Kababawan. Okay? So dito, ang ginawa na yun, oh, yun, huwag mong i-motivate. Ayan, sabi naman ng ibang nakakausap natin sa dyan, Black Lives Matter na yan, talagang ini-inside daw ng mga ibang interest group. Kasi nga, dapat kung maliwanag yan, may mga nagsabi na yan, mga kahit showbiz pa eh. Eh, ba't natin pinag-uusapan yan? Yun ang tama, di ba? Eh, kasi nga, paano hindi pag-uusapan? May mga, black. So, nai-insight sila. Natindihan nyo ba yung mga bata? Ngayon, kayong mga bata, minsan kailangan nyo na magtiwala sa magulang nyo. So, hindi, siya paborito eh. Hindi nga daw eh. Buti si Joshua. Palat eh. Okay? So, unfair yan. So, isa pa. Ayun na nga gusto ko sabihin. Dahil siya may paborito, nagalit yung iba to the point na hindi ayaw niyang kausapin. Okay, so sino may kasalanan? Yung magulang o yung ruler. Motivation to envy. Masama ang envy, masama magkaroon sila niyan. Huwag mo nang i-motivate na magkaingitan sila. So gusto ko rin ipasok dito yung naipasok ko din last week kasi last time na naipasok ko sa Mother Church. Ano nangyayari ngayon kasi sa Facebook? So minsan, okay na nga sana, independent tayo, kanya-kanya tayong bahay.
Ang problema, siyempre may Facebook, hindi sana masama kung tama yung paggamit. Ang tanong, bakit yung iba, yung nag-post pa eh, kasi medyo pinagpala siya materially, sabi ba naman. Ano yung pinost niya sa Proverbs? Alimutan ko yun. Parang ano, ang mayaman ay ganyan. At ang poor ay walang kaibigan. Alam niyo ba? Hanapin natin, ha? Magpo-post ka ba ng ganyan? Ayan, no? The poor is hated even by his own neighbor, but the rich had many friends. Tapos, wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. Ipo-post mo ba sa Facebook? Sige nga. Pero may gumagawa. Hindi mo alam, pinagpala na nga na hindi malang sensitive na minomotivate nila yung envy na ibang tao. Anong klase yan? So yun yung sabi natin dito, ha? Alam na natin masama yung envy, na define na natin yung pagkakaiba niya sa jealousy. Imomotivate mo ba? Magpo-post ka dyan. Alam mo yung ibang kaibigan mo, kunwari walang asawang maayos, kunwari ganun. Kasi ano, puro ano ko pa, kailangan mo mang gawin yun, really? Kikis pa kayo dyan. Yun ang maganda sana eh, di ba? Pangunta sa mga bakla na, siyempre. Kaso, hindi mo kailangan ganun kadalas na ibibida mo lagi yung wala sila, di ba? Enjoy mo na lang. Enjoy mo. Di ba? Ba't kailangan i-post mo dyan? Iba kasi mga tao, walang magawang. Di, boss ng browse. Nakikita nila ngayon. Ano pa? So kahit sa mga churches, ganun din tayo minsan. Ang inaano natin, napansin nyo ba ako? Pag-post ako, laging doctrine. Kasi yun yung dapat nating ma-expose ng ma-expose sa labas. Hindi yung, ito nyo, pinagpala ako ng Panginoon. Salamat sa Diyos, ba't kailangan mo i-post? Ay, may bago na naman kaming... Ay, naka... Bago kilay ko or something. Naka-visit ako sa ganitong place. Di ba? Nakita nyo ba yun? Nakita nyo yung point ko? Minomotivate mo yung envy. Again, di naman... Ito. Yung iba kasi, mamaya may dalawa pa naman tayo. Ang mali dito sa iba, obviously ang mali dito kung sino yung naiinggit, di ba? Pero nasa point number one tayo, mali minsan yung mga nagpapainggit. Yun yun. Alam mong wala si anong ganyan, babanatan mo. Ngayon sa doktrina, walang masama doon. Bakit kasi doktrina yan eh. Pero basic yan, dyan mag-uumpisa yung ano mo eh. Kung mapapabuti ka o mapapasama ka, depende kung ano pinapangawa ka mong paniniwala. Alam mo yun? Kaya nga, ganun ang kaligtasan eh. Diba? Nangiinggit ba tayo sa mga Muslim pag tinaas natin si Jesus na siya lang yung tagapagligtas? Nangiinggit ba yon? Bakit hindi? Eh, sila, ano sila eh, Muhammad sila eh. Bakit hindi yung pangiinggit yun? Una, katotohanan. Pangalawa, tama. Tama, yun din yun eh. Ano ba? Bakit hindi tayo nangiinggit na maraming naniniwala kay Kristo kaysa kay Muhammad na pedophile? Ha? Ayun na nga yun, tama tayo, mali sila. Pero ano yung talagang ano? Sige, gusto kong manggaling sa inyo. Sa ganitong context ng favoritism, di ba, na dinescribe natin kanina, bakit masama yung favoritism sa mga anak pero sa supplier, okay lang? Bakit? Oo, oh, sige. Ha? Hindi mo. Okay, ulitin ko ha. Kumpara natin, bakit masama mag-favorite sa mga anak, pero sa mga supplier, okay lang mamili ka. Ay, ito gusto ko. Ito gusto ko. Kasi kailangan. Kailangan, tsaka tama yung dahilan. Okay? O, balik tayo ngayon sa ano. Saan nga ba tayo? Nakalimutan ko yung tuloy. Sa? Kaya sa religion. O, bakit hindi tayo nagyayabang lang, nagpapainggit sa mga Muslim, eh kami ligtas, kayo hindi? Una, tama, totoo. Pangalawa, ha? Tama nga yung rason. Bakit ano? Kasi una, hindi tayo naging unfair. Bakit? Kasi pag sinabi natin si Jesus yung tamang daan, si Jesus naman ay accessible kahit kanino, di ba? Hindi naman siya tipong
Mga Muslim kami, forever na kami Muslim, kaya kawawa naman kayo, belat na lang. Hindi na kayo malili. Hindi naman ganun ang kaligtasang tunay, di ba? Ang kaligtasang tunay, kahit sino, available na sa kanila. Except lang naging reprobate, syempre, pero sa lahat. So, in, I mean, meron pa rin fairness. Ito sinasabi dito, ang envy, kanina, kaya nagagalit yung iba kasi may unfairness. Bakit siya ang paborito? Basta siya yung paborito. Di ba? Eh, ba't sila lang ang maliligtas? Basta sila lang maliligtas. Ganun ba tayo? Hindi. Ikaw mismo pwede ka rin maligtas. Kahit Muslim ka ngayon, Buddhist ka, wala kang religion. Ang katotohanan ng kaligtasan ng sa Panginoon, Jesus, it is available to all. Yun ang dapat dating inaano. Tawag dito, sinasabi, pinapangalanda ka, dinedeclare sa ibang tao, hindi mo kailangan maingit eh. So ngayon, ginagawa lang, ganun din daw yung Muslim, di naman. Kasi nga, pag lumabas ka saan, lapatayin ka. Fair ba yun? Hindi fair yun sa atin. Di umalis ka dito. Nasa sa'yo yun. Kaso, hindi ka mapapabuti. Still, meron kang choice. Amen? Yeah. Ito yung paborito. Ay, paborito. Nakita yung pagkakaiba. Ang ganda to eh. Kaya sabi dito, nagalit yung mga kapatid, may favoritism kasi. Okay? So yun, sa Facebook, huwag kayong manginggit. Maniwala kayo, kitang kita rin ang spirituality nyo dyan eh. Bakit nyo panginggit yan? Ano ba yan? Sapatos? Galawang ka, bahay. O yan ha, huwag mo popost yan. Baka nang pinopost mo. Bagong ano ng bahay namin. Bagong bitura. Bagong bitura. Bagong is-is. Kita nyo ba yan? Iba doon, naglalaway. Ay. Iba, bagong bahay pala si Aling Mean, ha? Ang laki, ha? Hindi mo kailangan gawin yun. Ano ba? Sige nga, mga madalas pinapahingit sa, ano, Facebook, sapatos, iba, ganun. Salamat sa ganyan. Kahit mga pastor. Adidas. Niligaluhan ako ni ganyan, kailangan mo ilagay sa Facebook. Praise the Lord. Praise mo, Panginoon. Kailangan mo ilagay sa Facebook. Itong mga to, ewan ko. Ano ba? Pagkain, nakakain na ba kayo sa ganyan? Award? Medal? Marami? Oo. Kaya ito, kaya, so, wala akong mapost eh, kasi naiisip ko, wala eh. Na minsan, inaano mo iba tao, tawag dyan, na napasalamatan mo rin. Pero hindi, ganito, bakit kaya wag mo siyang i-motivate na maging prideful? Entendan nyo ba yun? Kaya ako rin, ganun, hindi ako masyadong thankful sa iba na ginawa lang naman yung tabaho niya. Diba? Health workers! Mga bayani! Niwala ka dyan, kumikita sila dyan eh. Subukan natin silang ano, maggamot ng magbayaran. Sige nga. Itong mga ito may pinapaboran eh. Ganun yun eh. Kailan nila, ngayon, itong mga Baptist ngayon, nakisama din. Alam niyo ba yan? Kailan mag-visit ako, ayoko pala mag-comment sa ngayon eh. Baptist Day! Official na! Sa Pilipinas! Wala nga itong mga to. Yung politiko lang yung matataas dun eh. Kailangan ba natin nun? Tinutupad mo na yung kalooban ng Diyos? Ano? Kulang ka pa rin sa ano? Sa anong tawag dito? Yung ego mo hindi na itataas kasi tayo mga Baptist maliit lang. Yun nga yung maganda sa atin eh. Tapos ay may Baptist Day sa Pilipinas. Naman ko. Okay na nga eh. Paano sasabihin niya yun, yung mga Baptist, ano tayo, mga humble, hindi natin kailangan ng recommendation from men. Ang sinasabi ni Paul eh. Ngayon, may Baptist din. Anong next? Iglesia ni Manalo Day. Napayag ka. Diba? Kalokohan yun eh. Ha? Matagal na. Pero, ano siya? Non-working holiday. Oh, hindi, di ba? Birthday niya lang yun. Pero ito, ba't kailangan mo ilagay sa ano, Senado, Kongreso? Ba't kailangan mo ipabatas? Isa batas, di ba? Alala ko tuloy, sige, babanatan ko nga yung mga yan. Nakakasal eh. Yung politiko yung naitataas yan, maniwala kayo, maging senador yan. Madami na rin yung Baptist eh. Ginagamit na political platform, mga kasal. Anyway, yan, sa Facebook, ano ba?
mga anak, eh medyo okay lang ako dyan. Pero ako din, hindi ko rin ginagawa masyado. Kasi nga iba, walang anak. Sabihin mo, pogi yung anak mo, iba, hindi. Iba, may ano, kalbo, hindi. Ito, mga ano naman to. Actually, nasa Facebook rin yan, naka-private, para meron lang akong ano. Diba? So again, isa, mga maliit na bagay ba, kaso namo-motivate yung envy. Ano ba? Eh, medyo okay ako dyan sa family. Kasi yan talagang dapat may task. Isa lang may iba, diba? Ayun, sa TikTok na nga yan, maganda. Ang papangit naman. Nakakasa itong mga tim. Isa, may bangkasyano, gano'n na rin. Ano ba? Ano yung mga pinag-iayabang? Yan, yung katawan, ganito, kita nyo ba? Sexy ako. Iba naman, six packs, di ba? Kaya iba, binawingan na lang ng ano eh. Ano ba? Ha? Promotion. Kasi yung mga kasama mo sa tabaho, di naman pala agree doon, no? Yun ang masaklam doon, nasiksik ka pala. Kaya nga okay na lang, i-simplify mo na kung talagang totoo yan, huwag mo nang, di ba? Simple ka na lang. Ano pa? Educational attainment. Tapos gagamitin naman, di naman gagamitin sa Diyos. Ano nga, kabuisin doon. Pasyal tayo. Yan. Sarilinin nyo na yung kami, yan. Lalagyan ko nga ito ng ano eh. Maganda yun. Ganda yung technology, di ba? Sarilinin nyo yung pamilya nyo, di ba? I-review nyo, kayo-kayo, tawa na kayo, ganun itong mga ito eh. Kailangan mong ipamalandakan. Diba? Anong feeling mo? Celebrity ka na. Diba? Kasi nagkaroon pa rin ng platform. Ganun yan eh. Kasi napansin nga naman nila, mga artista, hindi naman kaganda. Bakit sikat? Kasi nga, nagkaroon sila ng platform. Eh ngayon, meron na rin tayo. Eh di makigaya tayo. At yung mga pasto, ganun din. Tayo nag-YouTube tayo, hindi natin masyadong pinapangalandakan. Yung iba, nag-ano pa eh. Nag-Facebook, ano pa eh, tawag doon. Binabayaran. Advertisement. Advertisement. Iba na, wala na nakikinig. Share pa rin ng share. Eh sa atin, yung mga sineshare natin dito, yung mga nag-like na sa page, di ba? So, yung mga hindi nag-like, hindi na sila maaabala, di ba? Pagkakaiba, di ba? Sana naiintindihan natin, ha? Kaya ano pa? Ngayon pa ba? Naipating oras, eh. Ano mo pinapangihili? Pinapahili? Napainggit? Nabanggit na ba lahat? Alagang aso. Alagang aso. Ito yun. Isa sa mga nauso talaga sa YouTube, yung mga pusa nga daw eh. Parang pinapainggit mo sa ibang tao. Kami nagtatabaho, ikaw isang buong araw, nag-picture ka lang ng pusa mo. Parang ganun. Una, walang kwenta. Pangalawa, yun, tama yun, nakakainggit. Buti pa siya, meron siyang time na picture ng pusa niya, magkain ng pusa aso niya. Diba? Ano ba? Matindi. Eh, madalas yan, yung ano nga, yung mga pera, diba? O, nakita niyo ba yung gadget ko? Yung TV. Kaya nga, kalahati lang nakita sa YouTube. Ano ba? Yan, so pinapahili, pinapainggit. So, tapusin na natin. So, yun ha, motivation to envy. Be wise. Kung pinagpala ka ng Diyos, hindi, wag mo nang ipahili yan. Wag mo nang painggit. Kasi yung iba, kawawa naman, mamamotivate sila. Ngayon, buti nga, tama naman yun, na minsan di natin minsan kasalanan na mainggit yung iba kasi talagang inggitero. Pero, kung magagawa mo ng paraan na, di ba, yung iba talagang wala sa topic. Alam mo ba yung ano? Bakit yun na naman topic natin? Ha? Kasi may bibida siya dun eh. Di ba? Kahit mo sa mga Bible study, ganun din eh. Wala ang katopic-topic tapos ipapasok kung saan siya lamang. Di ba? So kaya nga tayo, doctrina lang kasi yan ay available sa lahat. Supposedly, walang favoritism. Amen? Sige, tuloy natin. Point number 2, sa 5 to 11, ano nangyari doon? So, nagkaroon siya ng dream. Napansin nyo ba, yung dream niya, okay na sa kanya lang eh. Again, ganun din, pinahili niya rin. Diba? Alam nyo ba na yung araw at ang ano eh, ba't kailangan mo sabihin yun?
Diba? So, ang pangalawang point natin is, matay. So, number one is motivation to envy. Iwasan natin. Pangalawa is, hindi niya pa napansin na nagagalit na ibang tao sa kanya. Ito problema niya sa ibang preaching. Si Joseph parang wala nang masamang ginawa. Pero halatang halata dito, gagawin ito ba ito? Galit na nga sa iyo iba, naiingit na nga sa iyo. Iyano mo pa, nasagasaan na rin pala natin ito kanina. Hindi niya pa napansin na naiingit na sa kanya yung mga kapatid niya. Ang sabi dito sa Jacob naman, ito yung maganda kay Jacob. Ano bang kita natin kanina? Sorry. Ang maganda sa kanya, sabi doon kanina, di ba, naiingit yung mga kapatid, pero inano niya sa puso niya, inisip niya lang. Yun ang maganda sana doon, kaso hindi nga siya natuto. Okay? Paborito na yung nanay-tatay niya, Isaac and Rebecca, tapos ginawa mo pa rin sa mga anak mo, anong nangyari? So number one, missing considerateness to envy. Kung kinonsider mo sana na naiingit tong mga to pag sinabi ko yung aking ano, yung pangarap ko na nagbabaw na sa akin lahat ng mga ships at saka yung pati buwan, pati araw, saka stars. Hindi pa gagawin mo pa ba yun? O ganun din sa ano, sa politika, ganyan yan eh. Alam mo nang natalo ka, natalo sila, nanalo ka, ano sabi mo? Oo. Oh. Ano sasabihin nila? Ano, nadaya na naman kayo. Ay, ganun eh, ha? Naasarin mo pa. Okay? Eh, ba tayo, pastor? Bakit inaasar natin yung mga maling doktrina? Doktrina nga yung iba yun eh. Si Jesus, ginawa rin nyo. Minsan, yung sarcasm. Para ma-realize nung namali sila. Okay yun. Hindi yun something na bagay na hindi sila magiging unfair sa kanila kasi wala silang ma-appeal na paborito siya kasi basta. This doctrine yun, pwede niyang palitan anytime yung kanyang belief. Amen? Yun yung pagkakaiba nun. So, medyo nasagasaan na pala natin yung point number 2. So, number 3 na tayo. Ito yung matindi dito. So, number 1, motivation to envy. Number 2, missing considerateness to envy. Number 3, the more than outworking of envy. So, hindi familiar yung term, no? Yung sabi lang ng more than is harshly ironic or sinister. Kasi talagang masama. No? So, ginagamit yung term niya sa mga acid. Di ba? Ano yung acid? Mga acid, oh. Familiar ba kayo dyan, mga bata? Nakahawak na ba kayo ng ano? Ng sili? Di ba, manghang yan sa dila? Kahit sa, actually, kahit sa kamay, masakit yan. Nasubukan ko yun, nagbabad ako ng ano, siguro hindi naman, noong una, hindi masakit. Hindi lang pagtagal-tagal. Kung ano yung anghang mo sa ano, so hindi pang acido yan, chemical din yan. Pero pag acido, anong ginagawa ng acido? Tinutunaw mismo yung mga substance. Okay, nung alam nyo yung malakas na acid. Nadiatic, di ba? Bakit ginagamit sa banyo? Kasi may mga dumi doon, di matanggal lang sabon lang. Pag binuhos mo yan, tanggal. Chlorine. Linis. Chlorine. Medyo mahina pa yan. So, ano pa yung mga matinding asido? Ano pinakamatinding asido? Gastric acid. Sa dito. Asido din tayo. Ano yung pinaka? Mabata, science. Ano yan? Mahina yan. Yung pinaka ano sa nakakasunog ng metal sa skin. Halos. Pag matagal. Ano yun? Alam mo tayo? Sulfuric acid, di ba? Alam mo tayo yung ano niya, chemical. Pero yun alam, ayun ang alam kong ano, kung may alam kayo matindi pa. So yun sinasabi sa amin lagi. Sabi daw, capable of destroying, eating away by chemical reaction. So, actually, diba, may nakita kayo sa sermon natin sa purifying. Diba? Nilalagyan ng asido yun. Kasi minsan, hindi maghiwala yung pure na silver sa mga sobrang dumi. Pero yung sulfuric talagang ano yun, talagang nakakasira yun.
So bakit natin kinukumpara sa bakit yung term na ito yung ginamit natin? Kasi nga ang envy ganun. Makita kayo. Ito, basahin na lang natin. Ano nangyari dito? Magkakapatid yan. Sama-samang kumakain. Hindi ako naniniwalang kahit may mga tampuhan yung magkakapatid. Kahit pa paano, lumaki yan sa is magkakasama pamilya, di ba? Mga bata especially, di ba? Mga bata, laro lang naman yan. Hindi naman nagtatanim ng galit yan eh. Well, laro tayo. Sige. Kahapon, magkagalit tayo ah. Walang pakialam mga bata dyan. So kahit pa paano, merong bonding sana yan. Pero bakit itong mga magkakapatid ito, anong ginawa sa kanya? Gusto siyang patayin. Diba? Enough that they plotted against their own brother. Anong dahilan? Inggit. Yun lang yun. Sinaktan ba sila ni Joseph? Pinagpanuan ba sila? Tineten ba sila? Pag ako, ganyan. Ganto gagawin. Ginanong ba sila? Ba't nila gustong patayin? Inggit lang. Kaya kung minamaliit nyo itong topic na ito, dito, ano, ang dami nangyayag again, kahit sa church, kahit sa mga pastora, minsan, bakit siya galit doon? May ano pala yun, may past. Hindi mo alam. Diba? Yung bakit siyang, ano, tagal na dapat napasaran niyang ano, ABS-CB, may kaso pala eh. Ba't game lang? Oh, hindi sinabi din naman ni Duterte, di ba? Hindi naman yan tinago yan kasi eh, critical sila sa akin eh. Luluhin mo yan. So, gumagawa ang tao ng napakasamang bagay, minsan simple lang. Itong kasalanan ito, ng kahit mga bata na experience, dapat bata ka pa, alam mo, nakakasama sa yun, bakit tutuloy mo pa yan? Dapat i-deal mo na yan. Lalo mga Kristiyano, i-deal mo yan. Alamin mo kung ano yung nag-start niyan, dahilan, yung resulta niya na hindi maganda. Alamin mo na. Pag-aralan mo yung sarili mo din. Kung gaano ka ka, ano dyan, tawag dito, susceptible dyan. Pag alam mong ikaw yung taong dati nainggit ka na, napaka na agad. Nainggit ako dati, tapos nagsalita na ako ng masama dahil lang nainggit ako ha mga bata, dapat alam na natin yan. Enough they fooled their father in believing a lie. Niloko nila yung tatay nila. Nakita nyo kanina, nabasa natin yun, hindi pala no? Anong ginawa sa kanya? Though yun nga, medyo nakonsensya yung mga panganay, si Ruben tsaka si Judah, ba't natin papatayin to? Yung mga batang, gusto nilang patayin talaga eh. Naisip nila, di ibenta na lang natin. Anong gagawin sa sabihan sa tatay natin? Ha? Magsinungaling tayo. Kunwari, may occasion meron pa silang... Di, again, yung pasinungalingan na biglaan, medyo ano yan, nagagawa talaga ng tao yan. Pero yung nagplano ka talaga, occasion gumawa ka pa ng props, sinira mo yung damit, tapos nilagyan mo pa ng dugo, para lang isipin, anong sinungalingan yun? Grabe yung magsinungaling ka sa tatay mo, namatay na yung ano natin, yung pala binenta mo. Sinaulo yung itong mga to. Nakita nyo ba yun? Ano lang dahilan? Inggit lang. And yet, nangyayari yan sa mga Kristiyano. Pag inalam mo talaga, bakit ka magagalit doon? Hindi mo aminin, inggit ka. Pero pag tiningnan mo yung sarili mo talaga, simple lang yan, naiinggit ako. Ang dali sana niya kung napagandaan mo, kaya nga inaaral natin. Sabi nito, enough that the person that should have stood up for what is right was held up. Yung nga, dalawang panganay. Kasi nainggit niya, kung hindi inggit yan, by the way, tatandaan itong mga to. Dapat matagal na nilang, ganun din yung mga Kristiyano, tanda mo ng Kristiyano, ilang sermon na yung narinig mo siguro dito. O baka siguro kaya hindi na masyadong pinipreach to, baka yung mga pastor din ganun din, makinggitero na rin, tatamaan din sila pag hindi nila finish to or pag finish nila to. Amen? Yun ang problema eh. Itong mga si Judah, panganay ka, alam mong nainggit lang yung kapatid mo, ikaw isa ka pa eh, kasi inggit din ako eh. Sige, patayin na pa, patayin mo yung kapatid mo pag bebenta mo. Wicked. Amen? It's wicked. Kaya sabi ito, more than outworking of envy. Dapat alam mo yan. Bakit pinatay yung, anong alam yung pinakamatinding atrocity sa history? Kasi magbabasa rin tayo ng history. Maganda yan. Kaysa
nung pinapanood natin. Ano yung pinaka? Lahat actually yan. Sa dito lang sa Bible eh. Bakit pinatay yung hari? Nung isang ano, gustong maging hari. Sinakita nila yung pagiging hari pala, ikaw lagi yung masusunod eh. Patayin ko na itong ano ko. Kahit tatay ko pa yan. Nakita mo yan? Ngayon, nangyayari din yan eh. Yung mga mamanamanay, mga ganyan. Nako. Kahit sa tabaho. So, mamatay yung boso, parang ikaw yung papalit. Sa palagay mo, ikaw yung papalit. Di ba? Kaya minsan yung mga property, ang kayaman, yung konting kayamanan na nga lang, pinag... Di ba? Kahit sa church, kaya ako, gusto ko sana. Nalobi ng Diyos, mag-upa na lang tayo. Again, ano ko yun eh. Nakita ko yun sa iba, maganda yun. May property kayo, pag-ahangalan niya ng kusino. Unless talagang maganda yung ano ng tao. Kaso pag hindi, may gitisod dyan. Okay, nakuha niyo po ba yung mensahe? Natindi ang inggit. I-deal niyo yan as soon as possible, as early as possible. Eh, hindi siya, ano nga nainggit eh? Ako hindi. Yun ang nga tinag-aaralan natin, masama yung effect niyan sa ibang tao, sa sarili mo. Masama yan. To the point na, yun nga, mga magkakapatid, nagpapatayan. Imagine mo kung napatay si Joseph, pwede walang ano, patay sila lahat, exactly. Di ba, buti na nagising pa yung iba eh. Alam niyo ba yung kwento mga bata? Kung namatay si Joseph, patay sila lahat kasi walang natira sa famine. Diba? Itong mga to, sa gobyerno, nag-iinggitan pa tayo minsan, mga adult, nagkakagulo na nga. Natabusin na natin to. Ngayon, bakit nasa huli ng aking malimutan mo na ito eh. Kasi anyway. Sige, so message natin, if you're envious of others, the one you will hurt the more, the most, by your actions by yourself. Or yourself. So kaya bakit di tayo mainggit? As a motivation lang sa inyo, bakit daw hindi ako mainggit dapat? Eh kasi iba ginagawa naman yan. At saka, hindi okay yan. Ang pinaka ma-hurt dyan, sino? Sino pinaka na-hurt dito? Sa kwento. Sila din eh. Binoy mo, nagsinungaling ka sa tatay mo. Again, si Joseph, kung di niya minotivate sana yun, di, sana naano rin yun eh. Di ba, hindi masyado nainggit? Kaya teamwork din to sa mga pamilya, sa church. Huwag niyong anong mainggit yung iba. Kaya ang mainggit din. Tulungan nyo rin. Ngayon, pag ikaw yung inggitero, laki ng problema mo. And kung mabuti na nga lang, maganda yung ano ni Joseph, di ba sa kwento dito later, kung talagang nainggit siya, namatay na yung tatay niya, pwede niya nang mapatay yung mga kapatid niya eh. Sobrang kapangyarihan niya eh. Again, yun ay medyo picture ng Panginoong Jesus. Na siya ay hindi nagigante, bagkos nagpatawad siya. Okay? Pero imagine mo, kung ikaw yung yun nga, nandun kaya takot na takot sila nun eh. Diba? Takot na takot sila. Kasi, hindi nila napigilan inggit nila. Then, gumawa sila ng masama. Okay? Kaya ngayon, tapusin natin sa mga magandang verse. Sabi sa Psalms 37:1, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity." So pag may gumawa dyan, right, yumaman, mga false prophet, di ba? Yaman naman yan, no? Ni Kibuloy. Ingit ka doon? Eh, laki naman ng church nila, Kibuloy. Tayo, maliit. Ingit ka doon? Proverbs 3:31, envy thou not the oppressor and choose none of his ways. Ano yung oppressor? Ito yung mga nakalamang lang. Sila ngayon yung nasa, kung ano man yan, gobyerno man yan. Diba? Yung terror law na yan, talagang controversial din. Pero medyo inaral ko, mukhang may provision naman daw. Pero,
still ano pa yung kailangan mo dagdagan? Ba't walang waran? Ano yun? Envy thou not thy pleasure and choose none of his ways. Ay, dati ako ino-oppress. Ngayon, ako na yung nasa taas ngayon. Ako, gagayahin ko sila. Tama pa yun. Ba't mo gagayahin? Kasi nainggit ka dati sa kanila. Ang kapangyarihan nito. Pwede kang gawin yun. Gagawin ko rin. Ako na ngayon yung tatay. Hahatawin ko yung mga anak ko kahit wala namang kasalanan. Kasi lumaki ako sa hataw. Ganun ba yun? Proverbs 14:30. A sound heart is the life of the flesh, but envy is rottenness to the bone. Nakita niyo yun? Parang kanina describe natin asido. Yung inggit daw ay magpapabunok ng mga buto. Diba kaya pala yung ibang mga tao minsan, bakit hindi na makakilos, kala mo mahina, malakas pa naman, dahil sa inggit minsan. Diba? Hindi na, especially sa utak, hindi na nakapag-isip na maayos. Bakit ginagaya mo yung taong yun? Eh, alam mong masama. Hindi na, kainggit eh, parang maganda yung ganun eh. Ito mo yun. Yung anong kabaligtaran na sound heart is the life of the flesh. So napag-aralan natin yung sound doctrine, di ba? Dapat lagi kang nakatutok ano yung tama, ano yung mali. Iwasan mo yung mali. Gawin mo yung tama. Hindi, nahinggit talaga ako. Hindi ko may tangin. Nahinggit ako. Deal with it. Deal mo yan. Alam mo nang lahat. Nahinggit eh. Ano gagawin mo yan? Ano gagawin mo sa inggit mo? Isuppress mo. Alamin mo na hindi ka dapat mainggit. Nakita mo dito sa ating sermon. Masama pala yan. Hindi lang sa'yo. Especially sa'yo. Kasi sa ibang tao. Iwasan mo na. Proverbs 20:17. Let not thine heart envy sinners, parang kanina rin. But be thou, ito yung maganda. Yung kabaligtaran ng pagiging maingit, ang gagawin mo dapat, katakutan mo ang Diyos. Kasi una, pag naingit ka, mapapasama ka, mapapasama sila, gagawa mo sila ng masama, parang hindi ka takot sa Diyos nun. Matakot ka sa Diyos, alamin mo na, ang Diyos na nagbigay niya, nag-allow niyan, hinayaan ng Diyos na malaki yung mga churches na false teacher, false churches, hayaan mo yun. Merong anong Diyos dyan, may panahon sa kanila yan. Amen? Ito maingit sa mga sinners. Amen. Ingit-ingit ka pa dyan. Ito maganda sa, ito naman sa pag-ibig daw. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Kaya pag ikaw ay naingit, di ka nagmamahal. Yan ang sinasabi dun. Ingitero. Ba't mo kinakaingitan yung kapatid? Hindi mo na siya minahal para matuwa ka para sa kanya? Ganon? Diba? Then Galatians 5:26, let us not be desirous of vain glory, provoking one another and envying one another. Okay? Ano yung vain glory? Walang kakwenta-kwentang, uy, ang galing ko! Alam mo ba na magaling ako sa basketball? Ikaw hindi. Ano? Alam ko yun, hindi mo alam yun. Vain glory, walang kwenta. Wala namang pakinabang yung ibang tao doon. Ikaw, na ano lang yun. Yung sabihin, huy, na, mas magaling daw akong mag-shoot. Ano ngayon? Ha? Eh, no. Bata yun. Yung mga bata, sinasakyan natin. Kaya mga adult tayo, hindi na tayo mag-ganyan. So, kaya sabihin ito, provoking one another. Pag mahilig ka sa vainglory, ingitero ka, pinoprovoke mo yung ibang tao, gumawa ng mali. Okay, kaya huwag kang mainggit, huwag kang inggitero, huwag ka rin painggit. Kasi yung mga painggit, actually, inggitero din yun, alam nyo ba yun? Bakit ka magpo-post ng ganyan? Kasi dati nainggit ako sa kanya ganyan, at ang dami niyang pera. Ngayon, nagka-pera ako, anong gagawin ko? Sabi sa Bible, yung maraming pera, wala naman daw ano yun, but for beholding of the eyes. Ibig sabihin, titignan mo yun, ganda talaga ng cellphone ko, di mo naman nagamit, kasi hindi ka naman techie, di ba? Yung iPhone, sobrang mahal. Bakit? Kasi yung mga feature nun, hindi mo nga alam. Hindi mo ginagamit kasi. Ngayon, gagawin mo, papainggit mo na lang. Nasabi ko ba sa'yo na maganda yung cellphone ko? Ah, okay. Nasabi mo na, okay. Hindi, actually, ang ganda talaga. Nalitin mo pa. Ngayon, so sinong inggitero sa atin? Actually, sa search natin, wala naman ako nakitang ganito. Kasi kaya nga lang.
maganda na rin pag-aralan natin. Amen? Amen. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat at pag-aralan namin to Lord. I-share namin sa main church, Lord, sa mother church. Amen. Dito rin po, Lord, makita namin na ito'y, kasi pag-lalaki kami, pangapangit nung ganito ang aming gawi na mahala kaming makasang libutan na ang inggit ko ng Panginoon. Maintindihan na pagkakaiba ito sa magandang jealousy, Lord, na narapat lang sa mga magkakapalit, Panginoon, dapat patas sa mga magpapamilya dito, Lord. Maintindihan namin na yung pala ito ay mali. Huwag namin gayahin. Ito yung nag-insight ng envy, yung pag-favoritism. Therefore, minsan kami nag-focus ng kakala ng magkakapatid. So, we pray ang kanyang katalunuhan, Lord, ay maintindihan namin at i-adapt din namin sa sariling buhay, Panginoon. Iwasan namin ang envy at ganun din sa ibang tao kung matulungan namin sila. Tulungan namin sila hindi may dahil ang effort namin, yung katotohanan, at ito'y available sa lahat. Therefore, na dapat yung kita sa ganitong bagay. So, we pray na kayo palagang. Pili sa amin, kayo magbala. In Jesus' name we pray. Amen.